Magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church, Pasig City, based on the commentary work of Dr. Bob Utley, freebiblecommentary.org, and Bible Lessons International. Salamat po sa umagang ito na tayo nagpapatuloy on a Saturday morning as we continue our morning broadcast. Welcome everyone. Just would like to share this in your respective groups and chat groups. Acknowledging 4 to 5 top chat. Salamat po sa inyo. Tayo po nagpapatuloy on verse 7 to 14 of Psalm 19. Acknowledging 4 to 5 top chat. Salamat po. Yan, tayo po yung nagpapatuloy mga kapatid sa umagang ito. Ayan, wait lang po mga kapatid. Okay, acknowledging 3 to 4 top chat. Salamat po. Okay, let me share my slide. By the way, we are now in Bible reading 104. That corresponds to 1 Kings 7 to 8, mga kapatid. Okay, so yan po ang ating Bible reading. Bible reading 104 na po mga kapatid. Alright. Adjust lang po ako ng aking icons. Okay, acknowledging 3 to 4 top chat. Salamat po sa inyo. Basahin ko po ang verse 7, 8, and 9. Po. Meron lang tayong mga glitches dito. Kaya medyo na nalid din ako kanina mga kapatid. May mga glitches dito. Alright. Okay, acknowledging 4 to 5 top chat. Salamat po. Ayan, so tayo po nagpapatuloy.
Ang sabi dito sa verse 7 ng Psalm 19, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag sa mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Tayo manalangin. Dakila at mapagpalang Ama, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you Lord for another day that we may have our morning devotions. I pray for mercy and grace. Sustain us Lord and give us the grace and mercy that we need. Even as also as we prepare for our worship services tomorrow. We thank you and honor you. Bless your people. It's our prayer in Christ's name. Amen. Yan, salamat po sa ating 3 to 4 top chats, no? Alright. Baka iba dyan, mga vacation mode pa, no? Long vacation, mga kapatid, no? Simula nung, yung iba nga nagsimula last week pa, no? Sabado, Linggo, wala na sa church, Lunes, nag-sick leave, no? Pero magbabakasyon pala. And then come Tuesday and Wednesday are regular holidays. And also nag-sick leave na naman pagdating ng Thursday and Friday, no? All right. So puro sick leave, pas bakasyon pala. 'Yun ang problema, no? Nag-file ka ng sick leave tapos nagbakasyon ka. So yan, medyo delikado 'yun. So paano ka nagbakasyon? Dapat nga sick leave. Eh brother, kasi ubus na yung vacation leave ko, sick leave naman. Yan, yan na nga ba sinasabi ko eh. Alright, salamat po sa ating 3 to 4 top chats. Nagpapatuloy tayo sa pattern. No? May pattern to, no? It's actually the title of the Word of God, no? So all of these are what we call descriptions of the special revelation. So we started with the pattern of title, and then this description, and then the purpose. Yan po yung nakikita natin dyan na pattern. There is a pattern for this passage, no? The title of the word, the description, and the purpose. So consistent po yan dun sa tatlong talata na binasa po natin dito, lalo na particularly here on this chapter, Psalm 19. Salamat po sa ating 3 to 4 top chats, no? Salamat po sa inyo. Okay, no? So pag inanalyze po natin, no, ay as a matter of review, no, in terms of the pattern here, ang kautusan ng Panginoon, no, that's the title, ay sakdal, perfect. Acknowledging Deacon Lito is joining us. Salamat Deacon Lito in our Facebook live stream. No? Salamat po Deacon Lito for joining us. Ayan. Hope to see you Brad tomorrow in our Lord's Day. By the way, we're now in Bible reading 104, no? All right. So that corresponds to 1 Kings 7 to 8. Ayan, medyo mainit ngayon mga kapatid, no? I hope okay lang tayo, no? Lalo na yung mga lumalabas dyan. O, talaga nga naman ang init ng panahon. Okay, so that's the verse, no? Kada verse ay may dalawang title, description, and purpose. So, kautusan ng Panginoon ay sakdal, perfect. Nagpapanauli ng kaluluwa, restoreth the soul. Acknowledging Maribik Malihan is watching us. No? Salamat sa iyo, Maribik.
Malihan on our Facebook live stream. By the way, we are simultaneously broadcasting on our YouTube channel, CBC Ministries Online PH, as well as different platform like LinkedIn and X, formerly Twitter. Ayan. Makikita pa rin po yung ating mga links dyan. Salamat po sa ating 4 to 5 top chats, no? Salamat. Ayan po. Also, I think on our YouTube channel, I see Sister Tiffany, no? Salamat sa iyo, Sister Tiffany and the Umagbon family. If I'm not mistaken. Medyo nagkaroon kasi ng glitch kanina. Kaya yung mga previous greeting, hindi ko na nakita. Wala na po. Kaya medyo tumagal din tayo sa ating start. Nevertheless, now tomorrow we'll have our last lecture on our Sunday school about youth. And then sisimula natin next week yung letter Z. Ayan. Oh, letter C na tayo. Parang kailan lang. For more than 3 years, no, that we have been nandito tayo sa ABCs of Christian Maturity. Alright. So, yun po ang pattern. No? Kung titingnan natin, ayan, ang kautusan ng Panginoon, that's the title, no? The laws of the Lord, no? The law is equated to the title of the Word of God or what we call the special revelation. Ito ay perfect. No? Ito ay sakdal. Kumbaga, ito ay blameless, no? That's how we describe the Word of God because it's the Word of God, no? Yung Word of God, extension ng attribute ng Panginoon mismo. Kung ang Diyos ay perpekto, therefore ang kanyang kautusan o kanyang salita ay perpekto din. No? Unlike tayo, hindi applicable 'yon, no? Yung ating salita saka yung ating katauhan, no, minsan may mga compromises. No, unlike God, when he proclaims his word, no, there is a perfection on the word. No, sakdal, no, sakdal ang salita ng Diyos. All right. Yan ay nagpapanauli o restoreth the soul, no? So yung mula sa ating, it could be a sense of refreshment or a sense of redemption. No? So redemption initially and refreshment, no, progressively. No? So yung refreshing, nagpapanauli. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang diudulot ng salita ng Diyos. Kaya dapat ay meron tayong active engagement sa Word of God. Napakalaga po niyan. Acknowledging 5 to 6 top chat, salamat po sa inyo. We need to have this active engagement, mga kapatid. Oo. Kasi nga, no, that's one of the major means of grace for us, the Word of God. It's meditation. Of course, personal prayer is also important. At the same time, the church as the corporate means. Nasa po yung means na pinagkaloob sa atin kasama ang ibang mga mananampalataya, ang iglesia. So sana hindi natin na ma-miss ang mga services. Not just for mere attending, but for worship, primarily. Worship, fellowship, ministry. Yan, mga kapatid. Alright? Ang pangalawa, ang patotoo ng Panginoon, the testimony of the Lord is sure. Yan. Tiyak po yan, mga kapatid. Walang duda po ng salita ng Diyos, ang kanyang patotoo ay tiyak in terms of its reliability, in terms of its faithfulness, no? In terms of veracity. No? Reliable historically, culturally. Yung veracity in terms of its truthfulness doctrinally, theologically. No? Yung faithfulness niya in terms of the promise. Whatever promise or prophecy
first and foremost, the prophecy will soon come to pass, and the promise will benefit those who are applying the principle of God's word, no? Though it's not automatic, but when we follow God's principle, it will soon come to pass. But unlike the prophecies, talagang tiyak yun. Kung ano yung tinakda ng Diyos, yung kanyang mga propesiya sa lumang tipan na natupad na karamihan ng sa panahon ng Panginoon, may mga mangilan-ngilan pang mga pangyayari o mga events na ating abangan sa hinaharap. And particularly that would center on the coming of the Lord Jesus Christ, His second coming or His second advent. Kaya yung mga kulang sa kaalaman ay tatalino, no? Dahil ang purpose ng salita ng Diyos ay magpatalino sa kulang sa kaalaman, no? To make wise the simple, mga kapatid. Oo, yung simple diyan sa King James, hindi po 'yan yung simple lang ang forma. Yan po ay walang alam o kulang sa kaalaman. At ang salita ng Diyos ang siyang magkakaloob ng kaalaman o katalinuhan. Okay, sa verse 8, ang mga tuntunin, the statutes of the Lord ay matuwid, no? Right or righteous, no? Na nagpapagalak sa puso. Yan po nagpapagalak sa puso. Kung tayo po'y nasa katwiran ng Diyos, yan po isang kagalakan. It's a rejoicing, mga kapatid, na tayo ay nasa katwiran ng Diyos. At tanging paraan na tayo mapapasa katwiran ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo, no? That we need to believe on Him as Lord and Savior, and that Christ is your substitute at the cross. Instead of you suffering the punishment of the righteous judge, no? Si Kristo ang siya pong nabayubay sa krus, namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Upang sa gayon ang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkamit ng katwiran. Now that righteousness is not ours, it's what we call alien righteousness, or sometimes we call it the imputed righteousness of Christ. Our righteousness now, it's not ours, ibinilang tayong matuwid, alang-alang o batay doon sa natapos na gawain ng Panginoong Jesucristo. Yan yung katwiran. No? Kaya kung ikaw ay nasa katwiran, ito'y nagpapagalak ng puso. No? Kagalakan po. Ang utos ng Panginoon, the commandments, is pure, dalisay. Ito po'y dalisay, no? Not just in a physical sense, but moral, spiritual sense. Nagpapaliwanag ng mga mata. No? Kasi talagang from time to time, palyado yung mata natin. No? Not just our physical eyesight, but more so on our spiritual eyesight. No, yan po ang nagpapadalisay, no, ng ating mata. No, dahil ang utos ng Panginoon ay dalisay, nagpapaliwanag ng ating mata. No, most especially our spiritual eyesight, mga kapatid. No, dahil yan ang pintuan ng ating kaluluwa, kung ano ang ating pinapapasok sa ating mata, yan din ang magiging kondisyon ng ating kaluluwa. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, sa ating tinitingnan, sa ating tinititigan, no? At sa ating tinatanaw. Oo. So it will affect your soul, whether it's good or bad, no? Lalo na pag masama ang at alam mong kasalanan ang nakikita mo, nakaka-apekto to, mga kapatid. Oo. At kung kabutihan naman, no, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikita mo ang salita ng Diyos, no, yan ay kapakinabangan sa iyo, sapagkat ang salita ng Diyos ay dalisay na nagpapaliwanag sa mata. Now on verse 9, may kita natin ang pagkatakot sa Panginoon. No? So, fear of the Lord is still a title of the special revelation. Why fear? Because the word of God will brought us to what we call reverential fear. It's not a fear to become fearful or fearsome, but fear in terms of reverential fear. Pagkamangha, no, ng may pagdakila, pagkatakot dahil ang Diyos ay banal, no?
di ba? Actually, hindi lang pagkatakot eh. Kung tayo harap sa banal na Diyos ay higit pa sa pagkatakot kasi nga Diyos, ang Diyos ay banal at tayo makasalanan. O yun po yun. Yun po yung sinasabi nito. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis. Napakalinis po ng salita ng Diyos. Actually, ito ay nagpapalinis at nananatili magpakailanman. Oho, magpakailanman, mga kapatid. No? The fear of the Lord is clean, enduring forever. Yan po, mga kapatid. So, yung paglilinis na yan, no, of course, if I will apply that in terms of conversion, tayo nalinis na ng salita ng Diyos in terms of conversion regeneration experience. Regeneration kasi is an act of cleansing. No? It's picture of cleansing, something like that. No? When we receive the gospel message, there is a cleansing by the Holy Spirit in us. And this is perpetual because we are now in the progressive sanctification. And the one that initiates this is no less than the Holy Spirit by the Word of God. No? So they are partners, no? By the Word of God. We are cleansed already, tayo malinis na, at tayo ay nagpapatuloy sa paglilinis. Mananatili ito magpakailanman dahil ito'y duty natin. Hanggat nandito tayo sa lupa, may katungkulan tayong magpakabanal. May katungkulan tayong maging wangis ng Panginoon. Though inaasahan na natin langit bukas, hindi yan ang focus natin. Ang focus natin ay magpakabanal rather than tumingala sa langit. So very passive yun. Eh? So we need to work out our salvation. Yan yung sinasabi ni Pablo. Work out, not in the sense that you're not saved. You're already saved. That's why you're working out your salvation. You already have your muscles with you, the muscles of faith. You just need to work it out, no, para kahit papaano magkaroon man lang ng muscle, no, in terms of endurance, yan, endurance, perseverance, patience, no. Minsan diyan tayo nadadali sa patience, endurance, perseverance. All right? So yan ang binubunga ng pagkatakot, no. So ito 'yung aspeto ng salita ng Diyos kung na tayo magkakaroon ng pagkamangha sa Diyos. Acknowledging Pastor Richard is joining us on our Facebook live stream. Siya po ang ating PBBC Mission Pastor sa Gapas Mission ng PBBC, Peninsula Bible Baptist Church, Lopez. Salamat sa iyo, kapatid. Thank you for joining us in our morning devotion. So we have 5 to 6 top chats. No? Salamat po sa inyo. Ayan. Ang kahatulan, even the judgment, no, even the judgment of the Lord, ay totoo at lubos na makatwiran. Ayan. Lubos na makatwiran. No, totoo. Totoo po. Wala tayong mailulusot sa Diyos. Wala tayong maipalulusot sa Diyos. No, pag tayo humarap na sa kanyang hukuman, whether that be the judgment seat of Christ or the great white throne judgment, Lord willing, no, we will meet Him on the judgment seat of Christ because that judgment is not really a punishment but a rewarding for the believers in terms of their faithfulness here on earth. Yan po ang judgment seat of Christ. Samantalang yung Great White Throne, no, it's already the execution of the convicted criminal. No, parang ganun, no, makasalanan na in their lifetime, hindi na bago ng walang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus at lahat ng sumama doon sa mga panloloko ng diablo, no, lahat 'yan, even in the tribulation, no, or if the end of the millennium perhaps, but into all ages, no, to include Satan that will be thrown into that lake of fire. Even hell itself will be thrown into the lake of fire, meaning those that inhabited the lake of the hell or Gehenna will be thrown into the lake of fire. Yan po yan. So, but
kung meron tayong kahatulan, no? Tayo ay yung sa kahatulan na yan, in terms of our justification, we have been justified already, mga kapatid. And that we are justified only through faith alone, no? Justification through faith, no? Justification, by the way, is based upon the finished work of Christ, declared by God the Father for the sinner, the believing sinner, as righteous, as kumbaga tayo ay napawalang sala na sa ating inaring ganap, pinawalang sala, at tayo nakatanggap ng kapatawaran sa Diyos. No? So we have been acquitted. No? In the legal parlance, every convicted criminal, you and me are convicted criminal, mga kapatid. But we have been acquitted. No? We have been acquitted on this legal court hearing wherein the Lord Jesus Christ is our advocate, mga kapatid, and we receive the righteousness of God. Not our own righteousness, I would say, but the imputed righteousness of Christ. Yan. Kaya ito ay totoo. Ang kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Ito'y lubos sa katwiran, mga kapatid. No? The righteous altogether. Alright? Kaya ito yung mga description o yung purposes. No? Ang mga ito yung mga katangian o yung mga katangian muna, rather, ng mga nakasulat na kapahayagan ng Diyos. Ay, ang Biblia ay tanging maliwanag na sariling kapahayagan ng Diyos. That's a self-revelation of God. Yun po yung maliwanag dyan. Now, these are the characteristic of God's Word. The Bible is the only clear self-revelation of the one true God. Now, ito ay isang napakahalagang pagpapahayag teka lang, mga kapatid. Yan, ito ay isang napakahalagang pagpapahayag ng pananampalataya. Yan po. This is a crucial faith assertion. Ito ay karaniwang tinatawag na inspiration. Normally called inspiration. So meron tayong natatanging paksa patungkol sa inspirasyon ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay interesado sa aking katibayan para sa gantong pagpapalagay na pananampalataya, tingnan ang pagkamatakpat ng New Testament sa internet. Ayan, so si Dr. Bob would like to recommend some of his commentary regarding this, the faithfulness of the New Testament. At prebiblecommentary.org. Ayan. At yung mga sermon niya sa Lakeside, Dallas. Alright? So noted po yan. Now we'll go to the word inspiration. Of course, we know the key text there, dalawa. Nauna yung nandun sa 2 Timothy 3:16. And then corresponding to that is 2 Peter 2. 21, no? 2 Peter 2:21. So those are the key texts for the doctrines of inspiration. Ako po, hindi ko pala na ano to. Wait lang, mga kapatid. Ah. Acknowledging 6 to 7 top chats, no? Salamat po sa inyo. Ayusin ko lang yung linya nito. Salamat po sa ating 5 to 6 top chats. Salamat po sa inyo.
Yan po ang ating natatanging paksa. Tingnan natin kung mapapaikli natin ito. Naku, ang aga naman ito. Yung mga maniningil ng buwis, ang aga. Oho, sa April 15 po ang deadline ng ating pagbabayad ng annual income tax, mga kapatid. Ayan, April 15 po yan, Lunes, no? So, siguro this weekend pa lang magpasa na tayo, no? You could use e-forms, no? No, yan, Ben, hindi mo na kailangan pumunta sa BIR office, mayroong mga e-forms. No? Tapos kung ikaw naman ay may tax, no, pwede yung mga accredited banks. Ay, hindi na kailangan pumila sa BIR. Naranasan ko dati yan, no? Sobra. Pero it's good thing meron na silang mga ganitong mga klase ng pagpapile. No? Ako naman normally zero tax eh. Nagsi-zero tax tayo dahil tayo ay isang professional practice. Hindi naman, hindi tayo big time eh. Napakaaga ng tawag. No? Alain mo yan. Alas 6 pa lang. Okay. Inspirasyon. No? So, hindi ito yung inspired na na-inspired ka sa artista o na-inspired ka dahil may meron kang boyfriend, girlfriend. So, hindi po ganun yun. Ang inspirasyon po ay, ito po ay dalawang salita na teo, teos, and nostos. Teo, nostos. No, may kita po natin yan sa 2 Timothy 3:16, yung word na theonostos or God breathed or inspired. Yan po ang sali ng King James. So ibig sabihin, ang the original manuscript when it was written, no, it had been God breathed. Same idea nung hiningahan ng Diyos ang tao at ito'y naging buhay na kaluluwa. So ibig sabihin, it's an act of creation by God. The word of God, the inscripturation of the word of God is the creation of God itself. No, by virtue of the holy men of God, no, as mentioned in 2 Peter 2:21. Yan po mga kapatid. Acknowledging 6 to 7 top chat, salamat po sa inyo. Alright, so yan po ang ating, yan po ang ibig sabihin ng inspiration, hindi yung na-inspired ka. Actually, ang inspired, yung word of God. Particularly, to be specific, is the original document or original manuscript. That's the inspired. No, kasi ito lamang talaga yung kinasihan. Ito yung God breath. No, out of the pen of the holy man, of the holy man of God, guided by the Holy Spirit, is the creation of God's word, inscripturated. Kasi prior to this, ang salita namang Diyos ay naihayag sa iba't ibang forma o ng kaparaanan, no? Or mode of revelation na tinatawag. So sometimes in the dreams, sometimes in the theophanies, sometimes in other forms, no? Aside from most of which are oral communications, no? Verbal communication, but not written. But this time, it had been written. It had been officially inscripturated by God himself, kaya breath out. Ibig sabihin, ito talaga ay act, in a way, act of creation. No? Same as true with the giving breath, no, to that soul, to that yung pong clay na ginawa ng Panginoon para maging buhay na kaluluwa. Alright? So yun po yun. Kaya nga po, yung mahirap paniwalaan yung false claim ng iba na yung isang particular version like King James is inspired. No, hindi po inspired, pero hindi nangangahulugang hindi salita ng Diyos. Kasi sa kanila ini-equate nila yung inspiration sa pagiging word of God. Iba po 'yan. Word of God, categorically, we could see the word of God in terms of the inspired original and the faithful copies or translation. So doon tayo papasok sa faithfulness side. No,
pag hindi nangangahulugan na pag hindi inspired, do ang manuscript lang inspired, hindi nangangahulugan na hindi Word of God yung translation. Word of God po yun. Word of God in faithful translation, mga kapatid, of the originally or inspired original. Yun po dapat. Hindi yung sasabihin natin yung translation ng inspired. Kasi kung ang translation ay inspired, ibig sabihin may exclusivity yun. You're making your own translation as an exclusive inspired of God. Hindi mo pwedeng dalawa yung inspired. Hindi pwede. No, kasi nga, ang Diyos ang gumagawa niyan eh. Do yung iba, hindi lang nila maintindihan yung salitang inspired. O yun nga po, nasa 2 Timothy 3.16, no? Theonostos, or God breaths, or perhaps literally God spirited. No? Kasi nostos is spirit eh. No? God spirit, ibig sabihin, he pours his spirit to that scripture so that it becomes the word of God, the scripture, the inscripturated revelation, which is the special revelation of God. No? At hindi na ulit yun. Kasi lalo na yung mga Rockman, no, naniniwala na may second inspiration on the King James. Hindi po. We cannot equate the act of inspiration of God to the original manuscript to the translated. Ito yung tanong ko sa mga Rockman natin, mga kasama nating Rockman. Nakita nyo ba? You have an evidence that God breathed on King James to make it as an inspired translation? Oh, sige nga, come on, prove it to me. Wala po kayong mapapakita kasi tanging yung original manuscript lang ang inspired. Brother Ed, wala nang yung original manuscript. So what? Okay, wala na talaga yung ano, because of antiquity that had been more than perhaps almost 2,000 years ago for NT text and more than that in the OT text. Pero ang Diyos, sa kanyang katapatan, nag-iwan ng mga matatapat na kopya. Yan, dyan tayo. Matatapat na kopya. Wala na talaga yung original. Kasi baka sambahin yun eh. There's a purpose of why it was lost or damaged in antiquity. No, because perhaps somebody may excavated the original manuscript, which is the inspired word of God. No, that's the God breath to that original. At pag yan nakita ng isang tao, malamang sambahin niya yan. Kasi it claims exclusivity. No, but no, hindi diyan natatapos ang word of God, no? From the inspiration is the preservation, mga kapatid. The preservation. Faithful preservation, I would say, no? So the faithful preservation could be seen now in our faithful translation, which utilizes the verbal equivalence translation philosophy. And King James is one of them. One of the faithful copies of the inspired original, mga kapatid. No, brother Ed, pag sinabi mo na Word of God at tinataas mo yung Bible, well, this is the inspired, infallible, inerrant Word of God. Totoo yun. Kasi what you're holding is that faithful copy of the inspired original. So hindi po siya, hindi kailangan na sabihin na not inspired yung translation. No, basta makikita natin, we must educate our people that the inspired is the original but the translation is faithful. Therefore, still Word of God. So, categorical po yun. Word of God, inspired original, Word of God, faithful translation. So, ganun po ang ating pagtutumpas. No? So, ang adhikain ng translation is to replicate the original. Yan naman talaga. Kaya, necessity yung revision ng translation. Kasi nga, from time to time, we could have some archaeological finds, no? And these archaeological finds are really useful in making our translation more accurate, no? Our translation becoming more accurate, no? Kaya nga even NASB nagkaroon ng update na ngayon ay Legacy Standard Bible. ESB has minor updates, no? Hindi lang yung base text ngayon na 2001. No, meron na siyang, I think, I'm not mistaken, 2013. No? So meron siyang mga minor revisions. No? So far yan yung may movement. Hindi ko makita sa New King James. Eh. And some other translation. NIB has a revision, mga kapatid. Oh. Even the infamous NIB. No?
Bakit? Kasi nga, as the time provided by the Lord, providence, no, na mga nakahalungkat yung mga original manuscript or yung copies of the original manuscript, that updates our translation to become more faithful to the original. Yan po ang purpose. Oh, 'di ba parang ganito 'yan, no? 'Di ba? Siguro nakaranas tayong mag-photocopy ng libro, 'di ba? O kaya magpa-bookbind. Pero 'yon, kopyang-kopya ng original. Eventually, yung original inanay, no? Nasunog. Pero meron ka pang naka-bookbind copy, 'di ba? At marami 'yon. So ibig sabihin, kung maraming kopya 'yon, kahit may mga portions halimbawa hindi malinaw pagkakopya, yan naman ay mako-consolidate ng ibang mga malilinaw na kopya. So ganun po yung copies, no? Kaya hindi tayo nag-aalala kahit wala yung original, no? Good morning, my son. How are you? Sige, go down. No? Bye. Hindi tayo nag-aalala kahit wala yung original, no? Kasi maraming kopya ng original. Now imagine niyo yung original document, ipapa-xerox mo ng 100 times or 100 copies. O pag triniangulate mo yung copies na yan, can you reconstruct the original? Probably yes. We could achieve the replication of the original. No? Yan po yung nais ng mga translation. In fact, pagbabasahin niyo yung introductory note ng King James, no, yan din ang layunin niya. Eventually, there will be translations that would update King James. At yan yung ginagawa ng modern translations. Kasi karamihan niya naka-angkla pa rin sa King James. Oo. At ESV. ESV is from New Revised Standard Version. And New Revised Standard Version is rooted also on King James. No? Though maraming mga textual evidences nga lang na sumulpot. No? Katulad ng Dead Sea Scrolls. Yung mga Masoretic text na yan, and then yung ibang mga codices na wala nung time ng King James, hindi pa na-discover yung mga great codices, tatlo yun, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, and Codex Alexandrinus. So these are the almost complete compilation of both the Old and the New Testament, no? Old in the Masoretic or in the Septuagint, I would say, no, the Greek translation of the Hebrew and the New Testament as well. So napaka plus yung napakadaming copies nung hindi na na-compile, no, perhaps per books, per chapter, although wala pang chapter and verse nung time na yun. So sana yung unawa natin sa inspiration hindi po limitado. No, hindi po limitado. In fact, it grants, no, kapag ang inspiration ng ay doon lang inattribute sa original, no, hindi po tayo magiging dogmatic sa King James. Kasi nga, yung iba nagiging dogmatic sa King James kasi pinangatawa na nila na inspired si King James. Isimple lang naman yung tanong ko eh, kung yung bang translation ng na inauthorized ni King James, pareho nung nangyari doon sa ginawa sa 2 Peter 2:21. Di ba? Kung pareho, sige, sama ako sa inyo. Pero malamang kaysa hindi, hindi. So, you cannot claim inspiration, but more on preservation. So, hindi rin natin pwedeng equate yung preservation sa inspiration. Magkaiba po siya. Inspiration is an act of God to the original, and preservation is the act of God to the copies of the original that eventually become translations. So yun po yan, mga kapatid. No, kaya po wag po natin i-confuse. Hindi nangangahulugan na na-depreciate ang King James dahil hindi siya inspired and the rest of the translation. Hindi po. Yun po yung tamang kategory niya. Inilalagay lang natin sa tamang kategorya ang mga salin kasi hindi naman talaga siya, it will not fall under inspiration eh. No? Well, it falls short on the inspiration because it's not the original document. However, it is more on the preservation, faithful preservation of this the word of God. Na ang Panginoon din ang may gawa noon. Oo. So therefore, kung preserve niya yung word of God, faithful translation or version yung mapoproduce nito, which is the word of God.
Sabi ko nga sa inyo, Word of God, Category A, Inspired Original. Category B, Faithful Translation Copies. Dito po sa unboxing. So no one on the camp of faithful copies would claim inspiration because the inspiration is of the original. No, Word of God, Inspired Original, Word of God, Faithful Copies and Translations. Yun, ganyan po dapat natin tingnan ng Word of God. Huwag natin equate sa original. Acknowledging Brother Nelson is joining us. Salamat sa Brother Nelson. Thank you for joining us in our morning devotion. So we have 7 to 8 top chats. No? By the way, our Bible reading for today is Bible Reading 104, which is 1 Kings 7 to 8. Ayan po mga kapatid. Alright. Now as we browse through this special topic on inspiration, no? So tingnan muna natin yung dalawa, yung dalawang teksto na madalas na gamitin. So dito nakuha yung salitang theonostos or inspiration, no? 3:16. 1 Timothy 3:16. Pero dalawa po siya. Actually, dalawang akang nangyari doon. Yung creation ng Diyos ng Word of God by scripturating its the Word at the same time by the Holy Spirit moving the Holy Man to pen the Word of God para maisulat. So, kaya nga ang Word of God is both human and divine. No, in terms of its authorship, it's both human and divine. God is the author of the word, his word. At the same time, he uses human instrumentalities, no, to that had been moved by the Holy Spirit of God, no. Ayan. So sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Yung kinasihan ng Diyos ay theonostos po 'yan. Yan po yung salitang theonostos or inspired by God, hiningahan ng Diyos, gnostos, breath, or spirit, no? Depending on how you will use it, or soul, no? Something like that, no? But more on breath, no? Hininga. Ibig sabihin, God has this creative act in terms of inspiring the scriptures. No? So alam natin yan na, at napapakinabangan sa pagtuturo, instruction, pagsaway, rebuke, at pagtutuwid, no? Correction. No? So counterpart yun. Pag nag-review ka, magtama ka rin. Huwag mo lang ipakita yung kamalian niya, ipakita mo rin kung ano yung tama. So tama ito. No? So meron kang dalawang aspeto. No? Though yung pagtuturo, instruction, obvious yan. Kailangan talaga i-communicate ang Word of God through instruction, preaching, teaching, Bible studies, no, and others, no, na may kinalaman sa pagtuturo. Pagsasanay, pagtutuwid, no, correction, no. So nag-review ka, magtama ka rin. At pagsasanay sa katwiran. Ayan. So ikaw ay nagsasanay sa katwiran. So that we may have the righteousness. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, no? So tayo maging ganap at we become perfect, no? Though hindi tayo perfect, nakasangkapang lubos sa lahat ng mabubuting sa gawang mabubuti. So para tayo ay tayo maging kasangkapang lubos sa lahat ng mga mabubuting gawa, good works, no? Mga kapatid, yan ang purpose niya. Okay, another passage in 2 Peter 2:21. Ito yung nangyari. While God is on that creating or inspiring the scriptures, ito naman ang ginagawa ng Holy Spirit. Kumbaga, this is the other side of the coin. No, kung meron tayong regeneration on the initiating side of God and the responsive side is conversion, no, ganun din naman dito. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila na hindi nakaalam ng daan. Ayan. Kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ayan. Teka, parang mali ako.
So yung, wait lang mga pati, I think I've been misquoted here, no? Yung regarding dun sa holy man of God, let me check my lexicon. By the way, acknowledging 7 to 8 top chats, no? Salamat po sa inyo. Ayan. So, mali po ako dito. 121 pala, hindi 221. 121 po ito. Nagkamali ako dito. Siguro, ba't ako nagkamali dito? Ako ay nagkamali. So, tingnan po natin sa 121. Salamat po sa ating 6 to 7 top chats. Sapagkat walang propusiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng banal na espiritu. May pag-uudyok sa banal ng Espiritu Santo sa ay nagsalita mula sa Diyos. So may pag-uudyok mga kapatid. Okay, may pag-uudyok na that they have been moved by the word of God. O yun po yung makita natin diyan, no? May pag-uudyok po sa kaya nga dito, pag titingnan natin yung mas ano pa, una sa lahat, dapat din yung malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapaho, kahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga inudyukan ng banal na espiritu ay nagsalita mula sa Diyos. So that's the way they have been moved by the Holy Spirit and God inspiring His word, His scriptures. Now, the inscripturation of word of God, no, on is the creation of God while the Holy Spirit is moving the holy men of God. Alright, so yan po ang ano natin. Pero parang kapos tong sali ng ang bagong Biblia. So I think tingnan ko yung isang ano pa. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Produce, no, I think that's the word, no, production, no, they have this production or on the written production of the God's word. No, that's the moving of the Holy Spirit while God is inspiring his own revelation, mga kapatid. Kaya technically ang inspiration ay sa salita, no. We have the inspired word. We don't have the inspired writers. The proper description for the writer is the holy man of God moved by the Holy Spirit. They were moved by the Holy Spirit while God himself inspired the scriptures. So simultaneous pong nangyayari 'yon, no? Habang inuudyukan ng banal na espiritu ang pagsusulat ng mga may akda ng bawat aklat, ay nagkakaroon ng creative act of inspiration. Kaya yung inspiration is applicable to the original, mga kapatid. Though minsan tinatawag din natin yung authors as inspired authors. Pero theologically po, though we could give a leeway on that, but theologically, inspiration is of the document produced or the original manuscript. No, yun po yun. What ang mga authors is moved by the Holy Spirit. That's a more theologically accurate term. They were moved by the Holy Spirit, then the act of inspiration by God. And ultimately, the production is
the scriptures, mga kapatid. The scripture is the output of the moving of the Holy Spirit and the inspiration by God. Alright? So, kaya ba ng King James yun? Definitely hindi. Kasi babaguhin nila yung definition ng inspiration in terms of preservation. So, magkaiba po yung preservation saka inspiration. Inspiration is of the original manuscript. Preservation is of the faithful copies that eventually will become the faithful translations in the modern, on the eyes of the modern users or readers, mga kapatid. So ang minsan para sa lahat na pananampalataya ay tumutukoy sa mga katotohanan, mga doktrina at mga konsepto, mga pananaw sa mundo na katuruan ng Kristyanismo. Okay? Ang minsang ibinigay diin na ito ay biblikal na mga batayan para sa teolohikong pagtatakda na mga sulat sa NT at hindi sa pinahihintulutang mga kinalaunan o ibang mga sulat na maituturing na kapahayagan. So, ayan po. Mayroong maraming mga kalabuan, ditiyak at di maliwanag na bahagi sa NT. Ngunit, mga nananampalataya pinanindigan sa pananampalataya na ang lahat ng bagay na kailangan para sa pananampalataya at kasanayan ay isinama ng may sapat na kaliwanagan sa NT. So all we need, no? In short, sapat ang salita ng Diyos at ito'y pinal. No, ito'y may kasapatan at ito'y pinal. No, sapat sa ating panahon at ito ay naging final, no? There's a finality of this when the last book had been written or inscripturated, which is the book of Revelation. Kaya nga may pagbabawal doon sa pagbabawas o pagdadagdag sa mga aklat na ito. Oo, so yun po yun. Yun pa, isa pang idea, no, na bakit ang... Kasi nga, yung original manuscript, mga kapatid, yan po talaga yung walang dagdag bawas. E paano ngayon yung translation, no? Hindi po tayo makakakumit ng ganong klaseng kasalanan na pagdagdag at bawas kasi ito ang aplikasyon nito sa original manuscript. Kaya nga minabuti ng Diyos na mawala na sa kalumaan yung original manuscript. Kasi malamang pwedeng idagdag bawas yun. Yun ang pinagbabawal ng Book of Revelation. So it applies to the original, not to the translation, mga kapatid. Buti na lang. Oo, kasi nga, kung ito'y in-apply, halimbawa, totoo yung sinasabi ng mga KGB o friends natin na talagang inspired ang King James, may mabawas ka lang dyan o may madagdag ka lang na kuwit o kung ano man mga bantas o simbolo or letra. Ayan, medyo tagilid ka na sa doon sa kaharian ng Diyos. No? If we will be strict on that, buti na lang hindi inspired at hindi kailangang ma-inspired ng King James. Siguro that's a better term kasi yung iba na na-open na hindi inspired ng King James. No, na-open sila sa ganun. Ang sinasabi ko naman, hindi kailangang ma-inspire ng King James kasi inspired na yung original. Inspired na yung original, kailangan na lang natin ng faithful, matatapat na salin. No, by virtue of God's preservation. All right? So yun po, sana okay na kayo doon. Sana makamove on na tayo, no? Ito pa yung isang practical na disadvantage kapag sinabi mong inspired ang King James. Hindi ka na magbabasa ng ibang salin. Oh, hindi ka na rin mag-aaral ng Hebrew and Greek kasi ano yung pang Hebrew and Greek, inspired naman yung King James. No, na do anti-intellectual siya kasi nga siyempre saan pa nang galing ang original language. No, kung meron tayong if you would like to have a deeper study of God's word, you go deeper to the word. To the ancient na wika, language use, Hebrew for OT and Greek for NT. So kung ikaw ay King James only, na Rockman ka pa, hindi mo na babalikan yun. Kaya nga kahit zero Greek or Hebrew yung mga pastor, no?
Though hindi ko naman siya din, I would encourage people who has access with these languages to maximize their use for your preaching. Yun naman sinasabi sa inyo. Hindi kailangan na magsalita ka ng Griego sa sermon. Wala naman tayo sa Greece eh. O wala ka naman sa Israel para mag-Hudyo. But on your studies, you dig in with the word and you maximize its truthfulness as applied to the translation. Yun po mga kapatid. Diba? So naiiwasan natin yun. Anti-intellectual po siya eh. At the same time, hindi mo na i-compare sa ibang salin yun. Depende. Kasi inspired na yung King James. Confident ka na lahat ng wordings niya, talaga maunawaan mo. It will be communicated to you very well. Oo. So wala na rin yung issue ng textual criticism. No, yung textual criticism meaning looking for or critiquing a text meaning you're actually analyzing the text whether it's of the original or not. So wala na rin textual criticism kapag ganun, sarado ka na eh. King James kasi ang inspired eh. Ba't kailangan mo pang ikikritik yung text niyan? Kailangan mo pang i-analyze? Hindi na. Oh, saka yung mga certain issues on the potential inscribal addition. No, kasi nga, majority text yung gamit eh. Oo, lalo na ng kinumpal ni Erasmus, yung kanyang Textus Receptus. Yung lalo na yung third edition. So, marami siyang mga inaccommodate dyan na eventually nagsusurface. No, kapag tinignan natin yung mga critical texts. Yan, critical text versus the majority text. Alright? So, ako, mas panatag na ang inspiration nandun sa original. Wala sa mga salin, mga kapatid. Okay, so itutuloy po natin ito. Medyo bitin na rin sa oras, mga kapatid. Itutuloy po natin sa Lunes. Itong a short study on the inspiration of the Word of God. Kasi kailangan maging tama tayo doon sa inspiration. Do, saka natin pag-usapan yung mga technicalities niyan. Ano bang klase inspiration, Brother Ed? Kinasihan ba yung bawat salita? Kinasihan ba yung bawat thought or diwa? No, etc. No, so, saka na natin pag-usapan yan pag nandun na tayo sa time na yun. Okay? So, but for the meantime, no, it's enough for us to realize that God's Word is an act of creation. No, theonostos, inspired by God. So, meaning God acted on it so that it becomes the original manuscript of our what we call the scriptures. In like manner, at that particular point in time also, the Holy Spirit is moving the Holy Man of God to produce that document. So, dalawa po siyang parallel. While God is inspiring His Word, the Holy Spirit is moved by the Holy Spirit to write. No, to write this Word of God, and the final product is the inspired Word of God. No, and we thank the Lord that God allows His inspired Word to be preserved throughout the century history so that we may have the faithful translation of the Word of God that we may call the very Word of God. Yan, matatawag nating salita ng Diyos. Dahil ito'y matapat na sali ng kinasihang salita ng Diyos. Alright, I hope that could inspire us to continue reading, seeking, and knocking of the will of the Lord. No? Though pwede siyang gamitin sa panalangin, pero pwede rin sa salita ng Diyos. No? That could be applied as well. Na kung tayo ay naghahanap ng mga katotohanan, nandiyan ang salita ng Diyos. At ito ay magbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, na sapat para sa ating pagpapaging banal. Alright? So salamat po. Tayo po ay manalangin. Dakilat mapagpalang Ama kami, nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you Lord for this opportunity that we may start another special topic on the inspiration of God's Word. May you help us Lord appreciate more on this inspired Word as we look into the preserved copies of the original so that we may have the faithful translation as well. Thank you, Lord, by your providence, by your
mercy and grace that your word had been perpetuated throughout the centuries, though there are trying times in the history where people would like to burn down the scriptures, where in there will be no more scriptures afterwards. But nevertheless, Lord, by your power and by your sovereignty, your word of God continues as your word endures forever. Thank you, Lord, for this promise. Continually guide us and give us this encouragement to continue to love your word and to seek wisdom from it, so that we may continually glorify you and do what is according to your will. We thank you and honor you. This is our prayer in Christ's name. Amen. Salamat pong muli, mga kapatid, at magkita-kita tayo bukas for our Sunday School and on Monday sa panibagong episode ng Morning Devotion. God bless us all, and to God be the glory.